Mahal at papurihan magpakailanman. Halina tayo magdiwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon nang nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at patnubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahan iniibig mong makatambal sa pagkapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ang espiritu ng pagtitiis at pagmamahal upang silang maging mga saksing matatapang sa panindigan ng mga pangako mo'y maasahan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isa pang kagilagilalas na pangitain sa langit. Pitong anghel na may dalang pitong salot. Ito ang panghuling mga salot sapagkat dito magwawakas ang poot ng Diyos. May nakita akong animoy dagat na kristal na nagliliyab. Nakita ko rin ang mga nagtagumpay laban sa halimaw at sa larawan nito at sa nagtataglay ng pangalang katumbas ng isang bilang. Nakatayo sila sa dagat na animoy kristal. Hawak ang mga alpang ibinigay ng Diyos. Inaawit nila ang awit ni Moises na lingkod ng Diyos at ang awit ng kordero. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa. O Hari ng mga bansa, matuwid at totoo ang iyong mga daan. Sino ang hindi matatakot sa iyo, Panginoon? Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? Ikaw lamang ang banal. Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo. Sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel
lubos niyang tinutupad. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Umingay ka karagatan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong Diyos na dakila, gawa mo'y kahanga-hanga. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Manatili ka matapat hanggang iyong kamatayan, pagkat buhay aking bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, darakpit kayo't uusigin, kayo dadahalin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin, ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong magbabalisa tungkol sa pagtanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at pananatang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakalunok kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopota at kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po, mga kapatid, kapag ka po huling Miyerkules ng buwan ng Nobyembre, ay pinagdiriwang po natin yung Red Wednesday. Kaya po, nakapula po tayo ngayon. At higit sa lahat, ito pong Red Wednesday, mga kapatid, ay paggunita po natin para sa sama-samang panalangin para sa mga inuusig na mga Kristiyano. Mga kapatid, alam niyo po, dito po sa atin sa Pilipinas, halos buong bansa ay Kristiyano. Napakatibay ng pananampalataya. Pero sa iba't ibang parte ng mundo, mayroon pa rin mga Kristiyanong inuusig, pinahihirapan, pinapatay. Kahit po ang simbahan po natin ay 2,000 taon na po ang edad, kahit na po ang simbahan ay lalo pong tumibay, lumalim, gumanda at lumawak, meron pa rin mga Kristiyanong pinahihirapan. Mga kapatid, napakaswerte po natin dito sa ating bansa kasi po ang mga simbahan po natin at mananampalataya, marami at malakas. Alam niyo po,
meron pong mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng daigdig na pinahihirapan. Hindi natin namamalayan. Kaya dapat natin silang ipagdasal. Kahit na po malaki na po ang simbahan natin, meron pa ring mga pinahihirapan sa mga panahong ito. Kaya mga kapatid, ano po ang tinuturo po sa atin ng pagdiriwang ito ng Red Wednesday? Mga kapatid, lahat po tayo dinadalisay ng Panginoon. Amen ba tayo doon? At sa pagdadalisay sa atin, mga kapatid, hindi pa pwedeng mawala ang pagsubok, paghihirap at kamatayan. Madalas marami sa atin kapag nahihirapan na, sumusuko na tayo. Ayaw na natin. Bakit? Dahil naduduwag tayo. Dahil hindi na natin kaya. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon sa mabuting balitang napakinggan po natin? Hindi sa ganang kakayahan ninyo may pagtatanggol ang pananampalataya, kundi ako mismo ang magbibigay sa inyo ng karunungan upang makapagsalita at ipagtanggol ito. Mga kapatid, kung aasa tayo sa sarili nating lakas, hindi natin kakayaning ipagtanggol ang pananampalataya. Sapagkat ang magbibigay sa atin ng tapang, karunungan at kalakasan upang manindigan sa katotohanan ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, sa pang-araw-araw po nating buhay, bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, bilang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, sa palagay po ba ninyo, mga kapatid, kapag ba tayo nadarang sa hirap, nadarang sa pagsubok, bibitaw ba tayo? Susuko ba tayo? Kapag ba nabayaran tayo ng salapi, hindi ka na magsasalita ng totoo? Kapag ka po napangakuan ka na ng ilang bagay, hindi ka na maninindigan? Kapag ka po lahat tumalikod sa Panginoon, pati ikaw, tatalikod ka na rin ba sa Kanya? Mga kapatid, nasusukat ang ating pananampalataya hindi dahil masaya, hindi dahil piyesta, hindi dahil panatag ang lahat. Nasusubok ang pananampalataya natin kung tayo ay humaharap sa pagsubok, sa paghihirap, sa pagdurusa. Sapagkat yon ang sukatan ng pagiging Kristiyano, kung kaya nating batahin, kung kaya nating buhatin ang krus ng ating Panginoong Jesus. Hindi po madaling maging Kristiyano, madaling magpabinyag, madaling tanggapin ng pananampalataya, pero mahirap isagawa at isabuhay ang pagiging Kristiyano nating lahat. Kaya mga kapatid, kabilin-bilinan sa atin ang mga pagbasa, kabilin-bilinan sa atin ng pagdiriwang na ito ng Red Wednesday. Kailangan tayo maging totoo sa pananampalataya natin. Hindi tayo pa pwedeng nananampalataya lamang dahil tayo tinatangay lamang ng agos. Dapat nating labanan ng agos upang ipakita natin na tayo'y buhay, tayo'y naninindigan, tayo'y yumayakap sa katotohanan. Mga kapatid, hanggang saan masusukat ang iyong pananampalataya? Si Jesus, bagamat si Diyos, nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin, ipinagkanuno ng taong bayan, ipinako sa krus, pero kahit na siya'y napako sa krus, kahit nakikita niya ang mga taong pinagaling niya, pinakain niya, at sila'y nagsakdal laban sa kanya, pinatawad pa rin niya tayo lahat. Sapagkat ang pinapakita ng Diyos sa atin, mga kapatid, bagamat siya'y nahirapan, ang tanging nakikita lang niya sa atin ay pag-ibig. Ang pagiging Kristiyano, mga kapatid, ay pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. At sa pag-ibig nito, mga kapatid, kaya mamang itong panindigan,
kaya ba tong pangatawanan, kaya mang maging totoo sa harap niya. Kaya po mga kapatid, sa pagkapatuloy po ng ating banal na pagdiriwang na ito, sa ating pagtanggap ng banal na Eukaristiya, nawa tayong lahat na umaakap sa pananampalatayang meron tayo ngayon, magkaroon tayo ng paninindigan kay Kristong ating Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Magsitayo na po ang lahat. Mapagmahal na Diyos, lumalapit kami sa iyo bilang isang simbahang lumalaganap sa buong 2,000 taon mula sa malulahating dugo ng mga martir. Sa bawat panalangin ating tutugon, iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa diskriminasyon laban sa mga mananampalataya at laban sa buong simbahan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kadiliman ng mga bilangguan at sa kalungkutan ng pagkakatapon dahil sa aming pananampalataya kay Kristo. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Sa matinding pagkabagabag ng pagsamba ng patago sapagkat hindi ito pinapahintulutan. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Mula sa kawalang katangrungan, digmaan, terorismo, pagpapahirap, pagpatay sa lahat ng uri ng pasakit dahil sa aming pananampalatayang Kristiyano. Iligtas mo ang iyong sambayanan, Panginoon. Atin ngayong itugon sa bawat pagsamo, sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga obispo at paring pinagbabawalang isagawa ang kanilang ministeryo sa simbahan o sa anumang lugar. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga relihiyoso at mga misyonerong inihayo, subalit hindi maisagawa ang kanilang misyon. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga bukas palad na lalaki at babaeng pinipigilang maisakatuparan ang kanilang paghuhubog sa buhay relihiyoso. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Para sa mga magulang na nawawala ng pagkakataong makapagbigay ng tamang aral sa pananampalataya sa kanilang mga anak. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Sa mga profesional at mga ordinaryong manggagawang hindi mabigyan ng pantay na karapatan at oportunidad dahil sa kanilang pananampalataya. Sa iyo, Panginoon, kami umaasa. Amang mapagmahal, batid namin ang pagtutunggalian ng buhay at kamatayan. Dahil sa aming pakikisa sa iyong anak at sa aming pagsambit sa pananampalataya sa kanya, pagaanin mo ang sakit na aming nadarama, nawa ang paghihirap at naranasan ng iyong simbahan ay maging daan para sa buhay at paghihilom ng mundo sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at pithaya sa ipagpapanatiling matatag ng mga nagdaralita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pagkaisa at paghahain ni Kristo ay naway ikatwa ng mga matiisin na mga nagsangalay sa langit na katala sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na ang mga martir ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang husang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inihabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin na kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, si San Juan Bautista na ating patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikhan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon. Sa daing ng mga at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Ang inaapit
mga sinisiil ay hahanguin sa mga hinahil. Ipahayag ang pagsapit ngayon Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tungkon sa daing ng mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag. Bigyang paningin ang mga bulag dalhin ang nasa sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang mga aba at ihatid sa mga dukha ang magandang balita ng kaligtasan. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at Nazareno Novena Booklet. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Para sa mga nagsisimba, pagkatapos ng wisa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pakundanga sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo'y iyong dulutan ng lakas na mapanghawakan ng katotohanan at ipagkalob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagpasa ng krus ni Kristong kanilang sinundan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa inyo pong lahat ng mga nagsimba, mga nag-alay po ng pamisa, mga naglingkod po dito sa ating parokya at pambansang Dambana, maraming salamat po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala ng mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako na noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naihandog na ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.